Magandang araw. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hinikayat ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang mga power distributor na gamitin ang anti-bill shock lending program ng Land Bank of the Philippines para mapanatiling abot-kaya ang presyo ng kuryente. Batay ito sa direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa dalawang ahensya, sa pamamagitan ng programang ito, makakahiram ang mga distributor ng hanggang 80% ng pondong pambayad sa mga singil na kadalas ay naipapasa sa mga consumer. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, iniutos ng Pangulo na magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholder para mabawasan ang pasaning bayarin ng mga consumer ngayong tumataas ang konsumo ng kuryente dahil sa sobrang init. Para kay ERC Chair Mona Lisa Di Malanta, win-win solution para sa mga distributor at mga consumer nila ang pagsali sa programa ng Land Bank. Nangako naman si Land Bank President and CEO Lynette Ortiz na patuloy na makikipagtulungan ang bangko sa energy sector para matugunan ang interes ng mga energy provider pati na rin ang mga consumer. Nagbabala ang Metropolitan Water Works and Sewerage System sa mga taga Metro Manila at Karatig Probinsya na makikitaan ng sobrang pagkonsumo sa tubig na maaring mabigyan sila ng warning notice. Ayon kay MWSS Water and Sewerage Management Department Manager Patrick Dizon, sinumang mapapatunayang aksayado sa tubig ay padadalhan ng warning notice kasama ng kanilang bill. Partikular na susuriin ng MWSS ang mga kabayang sobra ang taas ng binabayaran sa tubig kahit wala namang tagas sa kanilang mga tubo. Maliban sa warning notice, padadalhan ang mga kabayang ito ng mga rekomendasyon para mapababa ang kanilang binabayaran sa tubig. Imo-monitor din kung tumaas o bumaba ang kanilang konsumo. Dagdag pa ni Dizon, ito ay ilan lang sa mga hakbang na pinag-uusapan ng Water Resources Management Office ng Department of Environment and Natural Resources para sa pagtitipid sa paggamit ng tubig. Sa panig ng MWSS, binabawasan na nito ang water pressure mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw para hindi masayang ang tubig. Tiniyak ni Dizon na hindi mapuputulan ang serbisyo ng tubig sa mga panahong ito at magpapalabas ng mga anunsyo sakaling may water interruption. Nakatanggap na ang ilan sa mga biktima ng Marawi siege noong 2017 ng danyos na aabot sa mahigit 148 million pesos. Ayon sa Marawi Compensation Board, kabilang sa mga nabigyan ng danyos ang 86 na beneficiaryo ng death claims at nasa 32 nag-file ng structural at personal property claims. Noong Hulyo 2023, sinimulan ng MCB ang pagtanggap ng application ng claims para sa mga naapektuhan ng bakbakan sa Marawi sa ilalim ng Republic Act 11696 o Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022. Ayon kay MCB Chairperson Maysara Dandamon Latif, layunin ng batas na matulungan ang mga naapektuhan ng gulo na makamit ang hustisya at makakuha ng tulong pinansyal. Bawat biktima na nawalan ng tirahan ay posibleng makakuha ng danyos na 18,000 piso kada square meter ng ari-arian. Nasa 350,000 pesos naman ang maaaring makuha ng mga namatayan. Noong Agosto 2023, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglaan ang gobyerno ng 1 bilyong piso mula sa 2024 national budget para sa Marawi Siege Victims Compensation Program. Nangako rin ang Pangulo na ipagpapatuloy ang rehabilitasyon ng Marawi. Magtatapos ang pagsumite ng application para sa danyo sa ika-4 ng Hulyo ngayong taon. Nagbabala ang ilang eksperto na nanganganib umano ang Pilipinas na patamaan ng cyber attack at posible itong lumala sa darating na eleksyon. Sa isinagawang bagong Pilipinas Media Engagement and Workshop, sinabi sa National Security Cluster Communications na batay ito sa kanilang threat assessment. Anila, inaasahang guguluhin ng mga cyber threat group mula sa ibang bansa ang national elections sa 2025 at 2028.
Kabilang din sa babala ang maling paggamit ng artificial intelligence o AI na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko. Itinuturing na hybrid warfare ang mga cyber attacks na ito na pupuntiryahin ang mga information and communications technology network ng gobyerno at pribadong sektor. Matatanda ang nakaranas ng sunod-sunod na cyber attack ang ilang mga ahensya ng pamahalaan mula sa mga hinihinalang hackers sa China. Noong Pebrero, naharang umano ng DICT ang isang cyber attack sa mga email address ng gobyerno, kabilang na ang pribadong website ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kukuha ang South Korea ng mga Pilipinong caregivers sa ilalim ng government-to-government program ng Republic of South Korea at Pilipinas. Ayon sa Department of Migrant Workers, isasagawa ang pag-deploy ng trabahador sa pamamagitan ng employment permit system sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. 100 Pilipinong caregiver ang kukunin para sanayin at bigyan ng trabaho sa mga kabahayang may sanggol o batang maliliit, mga buntis, single parent o mag-asawang parehong nagtatrabaho. Layunin ng proyekto na palawakin ang bilateral ties ng dalawang bansa at suriin ang posibilidad na madagdagan pa ang manggagawang ipapadala sa South Korea. Maaaring mag-apply bilang caregiver sa Korea ang mga aplikanteng nasa 24 hanggang 38 anyos na may hawak na TESDA NC2 Caregiving Certificate. Kailangan nilang sumailalim sa Korean Language Proficiency Test, Medical at Psychological Examination, English Screening Interview at Physical Test. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa DMW, Pre-Employment and Government Placement Bureau, sa Facebook o sa telepono. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines, nag-atid ng mga balita ng bubuklod sa Bagong Pilipinas.